Bukod sa magagandang tanawin, madami din simbahan sa Catanduanes. Una namin pinuntahan ang Our Lady of Sorrow Shrine sa Barangay Batong Paluway. We'll be seeing the image of Our Lady of Sorrows, sometimes called Our Lady of the Finger. Pinaniniwalaan na milagroso ang imahe ng Our Lady of Sorrows. Madaming dumaday dito para magdasal at magnilay-nilay. Saan at paano nga ba nakuha ang imahe? Nakuha po siya bilang isang maliit na bato wherein kumislap siya sa may puno ng kamyas. Yung puno ng kamyas na may nagpapahinga noon ay isang farmer, nung nakita niya ng kumislap, kinuha niya po yung stone and dinala niya sa bahay. And later on, na-realize niya lumalaki yung stone. So it started with a thumbnail size. Then nag-grow siya ng image ni Mama Mary. Ayon sa mga parishioner, madami ng dasal ang natupad mula sa mga deboto na dumadayo pa mula sa malayong lugar. Ang karamihan ay para makapasa sa board exam, makahanap ng trabaho at pag-ibig, at iba pa. So, for you to experience, please come to Catanduanes and visit San Andres. Andito po tayo ngayon sa Riang Cave Park of Barangay Ligtin, San Andres, Catanduanes. You will see the wonders of this historical cave of San Andres. Welcome po. Ang Luyang Cave pala ay may madilim na nakaraan. Nagsiga dito ang mga Moro na may mga dried leaves, may kasamang sili. You know, Bicol is known for the sili, di ba? So, anywhere here siguro, mga nakuha nilang mga dried leaves and may mga fruits, nung sinigaan, they were choked to death. Huwag matakot dahil patuloy pa din inaalala ng mga taga San Andres ang mga nagbuwis ng buhay sa Luyang Cave. This place, nag-hold kami ng mass every year. And actually, during the Holy Week, may reenactment dito ng Calvary ni Jesus Christ. Bago kami pumasok sa loob, ilang paalala at safety gears ang sinuot namin para iwas disgrasya. Nang maabot namin ang dulo ng kuweba, nag-picture-picture na ang tropa. Kamusta naman kaya naging experience ng grupo? Para sa akin, refreshing din yung experience niya. Hindi siya ganun nakakapagod kasi naglagay na sila ng pathway that you can use and may guide din naman. Dun sa mga bibisita dito na sensitive sa strong odor, bring a mask para may ano kayo, may protection. May madali lang yung daan pero sobrang madulas. Kaya dapat mag-concentrate na huwag madulas. Kahit sino pwedeng pumunta dito. Pero tandaan nyo lang, no, pag pumunta kayo dito sa Luyang Cave, unang-una, ingatan natin yung kuweba, huwag tayo mag-vandalize. Hindi ganun kadami yung stalactite at stalagmite. Pero syempre, kahit hindi sila madami, at dahil nga hindi sila madami, huwag natin silang sirain, huwag natin silang hawak-hawakan. Tapos, maraming panike, masarap silang tingnan, masarap silang pakinggan. Pero as much as possible, huwag natin sila masyadong gambalain. Okay? Stay safe, choose Philippines, choose San Andres, choose Catanduanes.